Hi everyone! Ito na yung ikalawang bahagi ng paggawa ng papaya achara. Bago po ipakita, balikan na muna natin ang unang bahagi ng paggawa. Ang nababad na achara ay pwede nang kainin kinabukasan o kahit pagkalipas ng 2 araw. Dito sa part 2 ng video, ipapakita ko kung paano i-process ang achara para mas magtagal pa ito sa room temperature. Hiniwalay ko muna ang achara sa pickling solution gamit ang colander. Kung mapapansin ninyo, inilagay ko na ang saucepan sa ilalim ng colander para doon na dumiretso ang pickling solution na iinitin ko maya-maya. Habang pinatutulo ko pa ang atsara, hinugasan ko naman ang mga poteng gagamitin ko, pati ang mga takip. Ipaprocess ko ang nagawa kong atsara sa mga 8-ounce jars na may metal caps. Para sa pag-sterilize, inilagay ko lamang ang mag-inis na mga bote sa malalim na kaldero at saka ako pinuno ng tubig. Mahalaga na makalubog ang mga bote ng 1 to 2 inches mula sa ibabaw ng tubig. Pinakuluan ko ang mga bote ng 5 minuto. Pagkatapos, inahon ko ang mga bote at saka ako nilagyan ng atsara. Naglagay ako ng 150 grams na atsara sa bawat bote. Pagkatapos, pinakuluan ko naman ang pickling solution. Ibinuhos ko na ang kumulong pickling solution sa mga bote na may lamang atsara. Pinuno ko ang bawat bote ng pickling solution at siniksik ko ang atsara sa ilalim. Nag-iwan lamang ako ng 1/4 inch na space mula sa labi ng bote hanggang sa ibabaw ng solution. At pagkatapos, tinakpan ko ang mga bote at isinira ng mahigpit. Pagkatapos, ibinalik ko lang ang mga boteng may laman sa mainit na tubig na ginamit ko kanina sa pag-sterilize. Ininit ko ang mga ito sa 70 degrees Celsius na tubig sa loob ng 15 minutes. Hayaang lumamig ang mga bote for at least 24 hours bago ikahon or itago. Maraming salamat, hanggang sa muli!